Sunog na naman! Kung nito pong Lunes na sunog ang Manila Central Post Office, ngayon naman, isang residential area sa Balintawak, Quezon City. Isang babaeng senior citizen po ang nasawi dyan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente sa boundary ng Barangay Balong Bato at Barangay Unang Sigaw sa Quezon City pasado alas 4 ng umaga. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay sa ilalim ng tulay. Kitang-kita ang paggapang na makapal na uso hanggang sa hindi na madaanan ng mga motorista ang tulay na patungong Quirino Highway. Apektado rin ang mga bahay sa ilalim ng isa pang tulay na patungo namang Balintawak. May mga bumbero na pumesto na sa tulay para maabot ang mga bahay. Tumulong na rin ang ilang residente sa pag-apula pero hindi kinaya sa laki ng apoy. Marami ang naging abala sa pagsalba ng kanilang mga gamit. Tulog po kami. Nagising na lang po kami, may nagsisigawan na sunog-sunog. Yung tas nagpagbukas namin ng pinto, ayun na nga po. Nandiyan na yung apoy. Opo, tas may sumasabog na ng mga tangke, mga kalan. Si Aling Chona, dryer at ilang damit lang ang nadala. Pero po kasi lahat ko na gamit ko, inutang ko. Magsisimula ka na naman ng panibago, kalilipat lang namin dyan. Pero ang pamilya ni Ana Marie, walang nailigtas na isang appliance. Sarili na lang namin talaga inisip namin kasi ang taas na ng apoy eh. Wala na kaming makita nga, usok na dyan eh. Isang babaeng senior citizen naman ang napaulat na nawawala sa kasagsagan ng sunog. Inireport ito ng mga kapitbahay sa BFP. Mag-isa lang daw ang senior citizen sa bahay at hirap na sa paglalakad. Pagkuha po ng mga gamit po namin, tapos may sumisigaw po ng matanda, ay akala po namin kung sino. Kanina po namin inikot-ikot, wala po eh. Nang mapula ang sunog pasado alas 8 ng umaga, doon na nakumpirma ng BFP na nasawi sa sunog ang senior citizen. Inalam pa ng mga otoridad kung ilang bahay ang natupo at kung ilang pamilya ang naapektuhan. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Ayon sa ating mga paunang investigasyon, ay nagsimula po doon sa gitna, sa kabayan, sa mga nasa gitna po ng boundary. Kung kaya't noong lumaki yung apoy at na umabot po, kumalat po yung apoy hanggang sa kabilang kalye po sa loob ng ilalim ng tulay na ito. Umabot sa ikaapat na alarma ang sunog. Ibig sabihin, nasa 25 hanggang 30 fire trucks ang kinailang rumisponde sa lugar. Talaga pong nahirapan po tayo. Alam po ninyo, itong lugar na ito ay ISF po. Wala pong mga daanan po na malalaki para sa ating mga bumbero at para sa ating mga fire truck. Itong mga pagkagawa po ng mga bahay na ito ay made up of light materials, kahoy, mga plywood. Kaya't napakadali pong umapoy at madamay po yung ibang mga kabahayan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.